Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ulit gagawa ng video, ng jokes. Ito ay padala ni Bro Lanso TV. Ang kwento ay tungkol sa apat na magkakapatid na pinamanahan ng isang ama. Sa madalit sabi, ay ganito yon. Itong ama ay may karamdaman. Siya ay may apat na anak. Ang isang anak ay doktor, teacher, abogado, at yung isa ay tamad at walang trabaho. Yan, yan ang kwento doon sa apat na anak. Ang pangalan nila ay Pedro, si Rita, Pepe, at si Gestone. Yan, ang apat na anak. Ngayon, dumating na yung panahon na may sakit na malubhana yung ama. Ang sabi ng ama ay kailangan kong makausap ang aking apat na anak at aking pamamanahan. At sa madalit sabi, di tuwan-tuwa, mga anak at may pamana. Pero ang totoo ay mahina na itong ama. Ngayon, unang kinausap ay itong si Pedro. Dahil itong si Pedro ay doktor, ang sabi ng ama ay, Pedro, dahil ikaw ay doktor, malaki ang iyong kita. Pamamanahan kita ng 200,000 piso. Ay, 200,000 eh. Mukhang makuan din itong doktor eh. Mahilig din sa pera. O, sa madalit sabi, nakatapos. Ang sumunod ay pinatawag ay si Rita, isang teacher, maestra. Sabi niya, dahil ikaw, Rita, ay ayos din kumita, pero mas mababa ng konti ang kita mo sa iyong kapatid na doktor, ay pamamanahan kita ng 150,000, 150,000 na tumataginting. Sabi nito si Rita, salamat po tatay, salamat. Ang pangatlo ay tinawag si Pepe. Ito ay isang abogado. Sabi nung ama, ikaw Pepe, ikaw ay isang abogado. Hindi naman lagi na mayroong kang kliyente o taong nakuha sa iyo. Kaya ikaw ay pamamanahan ko ng 100,000 pisong tumataginting. Ay, sabi ni Pepe, abay salamat po tatay. Sabi ganyan. Nung nagtagal na eh, di nalaman niya nung kana ay pinatatawag ang mga magkakapatid. Ay ito si Gistoni ay may asawa na. Bunso sa magkakapatid. Kinaunong asawa ay naandun pa sa nagtutong-et. Magbabaraha. Dahil nga tamad. Basta kung anong bisyo ay nasa kanya na, nagtutong-et, sinundo ng asawa. Sabi, Gistoni, Gistoni, mamamatay na ang iyong ama. Pumunta daw kayo at kayo pamamanahan. O, di sa madalit sabi, italo si Gistoni sa tung-et. Ay, ang sabi, siya, may pansugal na naman. Nasa isip niya yung gayon. Nung dumating doon sa bahay, nakahiga na, nakaharap na doon sa ama, yung tatlong magkakapatid, huling dumating si Gistoni. Sabi nung ama, Gistoni, yamang na andito ka na, ay ikaw ay aking mamanahan din. Pero ayaw ko na ikaw ay mahihirapan. Ay, nag-isip si Gistoni, bakit pamamanahan ay ayaw mahihirapan. Sa madalit sabi, sinabi nung ama eh, oh, ito naman ang pamana ko sa iyo sa halagang 1,500, 1,500 pisong tumataginting. Sabi ni Gistoni, oh, ay bakit naman ho gayon ng akin?
Ayon sa mga kapatid ko, daan-daan libo, ang akin ay 1,500 lamang. 1,500. Ay, ang sabi nung ama ay ayaw kung ikaw ay mahihirapan dahil ikaw ay walang pinag-aralan. Sa madali sabi, di nagkakakuha na, nagkakanya-kanya na ng pera. Yan, kanya-kanya ng pera. Maya-maya sumama na ang pakilasan itong ama dahil naibigay na nga ang pera. Ay, nung may kumatok, may kumakatok sa pinto. Tok, 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 ganyan. Pero, nung hindi pa nakakapasok, ang kumakatok ay sinabi nung ama, ay ang lahat ng pamana ko sa inyo ay utang ko sa Bombay. Kaya kayo na ang dapat magbayad. Ay, nasus ko po doon, nalagutan na ng hininga ang ama, yung pala'y utang sa Bombay. Ay tapos kaya pala ang sabi ay ayaw mahihirapan si Gistone ay walang pambayad sa Bombay ay itong iba may pambayad. Husay ka!